Hello guys, kamusta kayo? Ayan na naman si Pinay, panibagong araw ay may panibagong trabaho na naman. So ayan, kung napapansin niyo si Pinay, nagbabalat na naman siya ng gulay. Ay Pinay, tumawa ka naman siya, huwag magseryoso. Eh dali ka, magtanda niyan, wala ka pa naman asawa. Joke lang po. Kaya po, kung napapansin niyo po ay gagawa na naman tayo ng kanilang lunch at nagbabalat po ako ng carrots. Mas dinamihan ko po ang paglagay ng carrots at patata dahil yan po yung gusto ng aking mga alaga, lalo na po kapag yung ulam ay sa luna po. So syempre mas dinadamihan ko po yung carrots at potato. So yung ibang vegetable po ay hindi po ako naglagay kasi wala naman pong kakain nun. Eh yan lang naman po yung gusto nila. Eh masasayang lang din po naman. So ayan, pagseryoso muna tayo today dahil tanghali na nga at tanghali na din ako nagising. At syempre, natagalan din ako paglabas dahil gumawa pa ako ng breakfast ng aking alaga. So tanghali na tayo nakapag-umpisa sa pagluluto. So mainit na nga dyan guys, pinagpapawisan na nga po si Pinay dyan. So ayan. Ayan guys, kung napapansin nyo ang pag-slice ko ng gulay ay isang hugis lang po talaga yan. Pabilog lang po talaga yung gusto kong shape sa gulay. So ayan, kung napapansin nyo guys, sa tuwing nagluluto po ako ay maraming sibuyas po talaga nilalagay ko. At saka po yung bawang po ay dinudurog ko po yan. Pinagsasabay ko po sila ng luya sa pagdudurog. So yung sibuyas po, slice lang po. Depende po sa luto kung ano po yung gusto nyo, kasi iba-iba naman po tayo ng kagustuhan at pamamaraan sa pagluluto. So, ako po yung ginagawa ko talaga. Kung ano yung gusto ko, yun ang ginagawa ko. So, ay, yan na nga si Pinay. Tapos na sa pagbabalat ng gulay. Tinugasan ko na nga ito yung mga gulay na ito dahil para ma-dry ko na siya. Ay, yan guys. Mag-uumpisa na tayo sa paghihiwa ng sibuyas na napakarami. So, ang ginawa ko dyan guys, ay binabad ko muna siya sa tubig at para hindi tayo maiyak at sipunin. Ha, charot. Para hindi naman tayo magkang sipunin. Ayan guys, kung napapansin nyo talaga, sa tuwing nagluluto talaga ako, maraming sibuyas po yan. Hindi po katulad sa Pinas, pag nagluluto po tayo ay kalahat ng sibuyas lang po. Hindi katulad dito sa pambansa ay marami po talaga nilalagay. So ayan guys, kung nakikita nyo si Pinay, nagdidikdik na naman ng bawang at loya. So dahil mag-i-start na nga tayo guys, kasi ano oras na. Ayan, naglagay na ako ng mantika para naman uminit. Ayan guys, minarinit ko muna yung chicken na aking luluto. And so ayan, inilagay ko na nga ang sibuyas na lagi na lang nagpapaiyak sa akin. So ayan. So kung napapansin nyo guys, napakatangkad ni Pinay. Hindi po yan matangkad. Pagkakaalam nyo po, ako po ay nakapatong lang po sa upuan para maging matangkad at makita ko yung aking niluluto. O diba, diskarte ni Pinay. Dahil po yung kalan ko po ay sobrang mataas ang kalan at si Pinay ay maliit. So, buti na lang at may upuan yung kusina at syempre may tungtungan si Pinay. Ayan, para hindi naman masunog ang kanyang kamay. So, ayan guys, halo-halo lang muna tayo dyan at i-pass forward ko lang itong niluluto ko dahil baka maumay kayo sa akin. Ay nako, hindi po sa akin. Sa akin ginagawa araw-araw. At sana magustuhan nyo to guys, kasi syempre naman po gusto ko lang naman sa inyo i-sharing ang aking ginagawa araw-araw. So ayan guys, pangalawang ano ko na ngayon sa pag-aak sa aking loto ay inilagay ko na nga ng tomato paste at ilalagay na natin dyan yung gulay para nambot yung gulay. So ayan na nga guys, fast forward tayo. Ayan na yung resulta ng ating niluluto. Nilagyan ko na nga ng dahon at okra yan. Pinahuli ko lang nilagay yung okra dahil malambot po siya. So ayan na naman si Pinay. Nag-umpisa na naman siya sa pamamalansya dahil tinawagan ako sa kusina pa lang, tumawag na yung alaga, magpapaplansya at nagpalit pa kami ng kanyang bedsheet at hindi na ako kumuha ng video dahil bawal po yon, dahil nandoon din po siya ay bawal po sa kanila na makita sa social media. So ayan guys, namalansya muna si Pinay dahil susuotin daw niya yan dahil lalabas sila ng kaibigan niya. Ayan, busy busy talaga si Pinay. Hindi pa nga natatapos sa isang gawain ay meron na naman. So ayan po talaga ang buhay dito sa abroad. Hindi po nauubusan ng trabaho. So ayan guys, ayan po, gano'n po kalaki yung aking alaga. Gano'n po siya kalaki. Ayan. Hindi po ako nagsisinungaling. Malaki po talaga yung alaga ko. Ayan, sinayaw-sayawan na ang damit.
So, ayan guys, hanggang dito na lang tayo dahil ihatid na natin itong pinplancha ko dahil magsiserve naman tayo sa kanya ng kanyang pagkain. So, ayan lang guys. Bye-bye. Thank you so much sa panonood.